Mabilis magbawas. Mabilis magbawas yung ulan. Ito na. Dito nga, water outlet. Ayan o. Ayan o. Ayan yung water outlet. O yan. Tumatagas na yung coolant. Natutuyo yung coolant. Gas. Mabilis magbawas. So, ayun na. Kita na. Ayan. Water outlet. Natutuyo yung coolant. Palit tayo. Palit tayo ng water outlet. Tsaka thermostat housing. Sasabay na rin. So, baklas tayo lahat. Baklasin natin ito. Intake manifold. Nasa likod kasi yung thermostat housing. Iyon. Hyundai Iyon. Kurali. Kurali na nga eh. Pero yan yung tagas guys, oh yan. Tumagas na ang coolant dito sa water outlet. You know. So malapit-lapit na yan. Ayan, malapit-lapit na yan. Kung hindi papapalitan, baka matanggal na to. So, isasabay na rin natin yung thermostat housing palit. So, palit na rin tayo ng hose. Upper hose, tsaka lower hose. Upper hose, lower hose. You know. So, ito, grabe rin tagas nito dati. Grabe rin tagas nito, so nilagyan natin ng silicone gasket kaya nawala yung tagas. Ayun, natuyo na yung ano, you know, yan, nawala yung tagas dito. Ito yung water outlet, ito yung tagas nyo, ano. So mabaklasin natin ito. Okay guys, yun. Baklas na natin, wala namang kalawang sa ano, sa makina, you know. So malinis naman yung makina, walang kalawang. Ayan, ito yung kanyang water outlet. Ayan. Ito yung sensor, CTS. Ayan, CTS. So, ito yung naging problema. Ayan, ayan, tumatagas na dito. Dito dumadaan niya yung kulan. Ito yung water outlet. Dito dumadaan yung tagas niya. Dito sa pagitan na to. So, ito pag tumagal pa to, natanggal na to. Nabibitak na siya. Kaya yung iba, yung iba na nasa biyahe ay ito yung nagiging problema. Pumuputok na to, natatanggal na. So dapat ito guys, pinapalitan. Whichever comes first, siguro 100,000 o 80,000 to 100,000 o do or 5 years, palitan nyo na. Ayan, huwag nyo nang paabuti ng ilang matagal pa kasi maaabala na kayo sa daan. Hoy lang. Ayan guys, natanggal na natin. So, yung thermostat. Natanggal na rin natin. So guys, pag nagtanggal tayo ng thermostat, kailangan din natin muna baklasin yung starter motor. Yan, dito siya nakapwesto. Kailangan natin baklasin yung starter motor. Tapos itong alternator, kailangan natin ibaba. Para matanggal natin yung thermostat housing gawa ng yung mga tornilyo nila dito. Nakapasok dyan sa loob. Ayan, dyan sa loob. Nakasingit ito. Ito pa. Ayan, dyan nakasingit yung mga tornilyo. Kaya kailangan mo magbaklas ng starter motor. At saka ibaba yung pihitin yung alternator. Ito, kailangan. Ito, binaklas ko rin yung distributor. Ayan, baklas din yung distributor. So, ito yung mga kailangan natin. Ito na ibabalik natin yung bagong thermostat assembly. Sa thermostat assembly, kasama na yung thermostat water inlet, kasama na rin. So, mga yung upper hose, tsaka ito, lower hose.
So ito yung ating ito yung ating pinalitan na thermostat housing. Ayan. So yun. Nag-iiba na rin yung kulay. So ito yung lumang thermostat. Oh, palitin na. Sobrang lutong niya na oh. Lutong na nung goma. 10 years na to eh. Kailangan palitan na. So yun. So kasama naman yung thermostat na bago. Ayan, sa loob. So palitan na yung luma. Naklas natin yung pan assembly, pan motor assembly, para matanggal natin itong yung clip na to ng ng upper hose, kasi nakatago siya eh. So dito nakalagay yung pan motor assembly, nakatago na siya, natatakpan na itong lock na to. So papalitan natin yung itong hose na to, upper hose. Diyan na yung upper hose. So hose muna yung ilalagay natin. So bago na rin ata itong radiator ni mama. Bago na nga rin itong radiator kasi may may mga silikon. Nagpalit na rin po kayo ng radiator? Ha? Kaya pala bago na rin yung mga silikon. Okay, tapit na natin si thermostat housing. Tapit na natin si thermostat yun. Thermostat housing, pakapitan natin. So ayos, walang naka. Okay, starter motor naman guys, nakabitan natin yung ating thermostat housing. So starter motor naman yung ilalagay natin sa ilalim. Diyan sa ilalim lagay natin. Ayan dyan. Okay. Tapit na tayo ng alternator. Okay guys, yan, nakabit na natin lahat. Tanggal na. Nakabit na natin lahat. Yan yan. Kabit na lang natin yung intake manifold. So na-test na natin, wala nang tagas. So kabit na natin yung intake. Ayan. Tapos na natin ikabit yung thermostat housing, water outlet, starter motor, tsaka alternator, itong upper hose, tsaka lower hose. So okay na, wala na siyang tagas. So kabitan natin ang intake manifold tsaka airbox. Okay, tapos na. Tapos na natin ikabit. Yan. Intake na lang. Yan, airbox na lang, airbox. Ito guys, ingat kayo yung mga nagdi-DIY po. Ingat kayo maghigpit dito, hand tight lang guys. Ito kasi nasobrahan ng higpit kaya sumama na yung thread dito, sumama na sa tornilyo dito. Hindi na matanggal. Lost thread na. Yan. Okay, yan po lahat ng ating pinalitan. Upper hose, lower hose, water outlet, water inlet, thermostat housing, at saka CTS. Yan, pinalitan natin lahat, guys. Yan, magbibleed na lang tayo ng coolant. Okay. Papanda rin natin, sabay bleed. Magbi-bleed tayo ng coolant. Kulay blue na coolant. Sige, panda rin ko. Okay, yan, pinanda rin natin guys. Bibilid na lang tayo. Okay. Okay.
bleeding coolant. So since nagpalit tayo ng water outlet thermostat housing, flashing na rin tayo ng coolant. Flashing bleeding na rin tayo, guys. Okay, tapos na tayo, guys. Under na. Nakapag-bleed na rin tayo. So okay na. Thank you.